Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa masalimuot o complicated relationship ngayon ng Marcos and Duterte family. Kaya dito sa Manila Times na balita, yung interview ni Kato Nying kay FL Liza, inamin ang First Lady na nasasaktan siya sa nangyayari. Okay? Ito, basahin ko yung exact word niya, bad shot na yan sa akin. Meaning si BP Sara, no? I mean, for me, I was hurt because my husband will do everything to protect you. Okay. So, you run together, right? Together, We will rise again. Then you will go to the rally calling your president bangag. Even Lenny Robredo, although hindi niya sinabi yung Robredo, even Lenny never did that. Okay, so dyan tayo mag-focus sa ating comment. So ang nirereklamo ng First Lady is bakit nag-attend si BP Sara doon sa yung Davao rally? Akong yun ang unang pagkakataon na klinaro ni PRRD na drug addict ang pangulo. So doon siya nasaktan. Okay, so lahat tayo, that's normal kung pagsabihan ng masama yung mahal mo sa buhay, eh masasaktan ka. Diba? So, sa akin as a vlogger, may mga buzzers. Masasakit yung salita na comment nila. Ako, dahil kilala ko ang sarili ko, aking wife, mga anak, kilala nila ko. Tinatawanan lang yung mga buzzers na yun. Ako nga, nagpapasalamat pa nga ako sa mga buzzers dahil sabi nila, hindi ka daw effective na vlogger kung wala kang buzzer. So, sige, mag-buzz lang sila. Total, alam ko naman kung sino ako in the eyes of God. Alam ko na isa akong makasalanan. I don't have my own righteousness because I am a sinner. But ang righteousness, yung pagkamatarong sa Bisaya, ano bang Tagalog ng righteousness, nakalimutan ko na. Ang righteousness na ng Panginoong Hesus ang nasa akin. Because I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. So, wala akong kakayang gumawa ng mabuti, but God who is living in me through the Holy Spirit, yun ang gumagawa ng mabuti. So, alam ko kung anong ginagawa ko. It's all for the glory of God. Kaya yung binabas ako, bahala sila. Karapatan nila yun. Kaya kibit-balikat lang ako and even my family. Yung youngest daughter ko, nakakabasa ng mga ganong basa niya, you don't know my father. Sabi ng aking youngest daughter, hindi nyo kilala ang tatay ko. Sige, bas lang kayo. So, yun lang. Kung inaccuse ni PRRD si President Marcos na drug addict, dapat sagutin niya yan. Hindi niya sinasagot eh. Sabihin sana niya na never in my life nag-take ako ng drugs. Ganun lang yun. Hanggang ngayon, hindi niya sinasagot. Kung ako ang nasa kalagayan ni President Marcos at malinis ang aking konsensya na hindi ako gumagamit ng illegal na droga, sagutin ko ng direct, categorical answer, I never did drugs throughout my life. Then, magpa-drug test ako. Ganun lang yun. So, bakit hindi magpa-drug test? Bakit hindi sagutin? Bakit tahimik?
Dapat yun ang sagutin. Dahil yun ang mainit na issue ngayon. So yun, nasaktan. Bad shot na si BP Sara. Well, does it affect the BP Sara na bad shot siya sa paningin ng First Lady? Sa tingin ko, kibit balikat lang yan ni BP Sara. Bahalang, sa tingin ko ha, bahalang mabad shot si BP sa mata ng First Lady basta sa tingin ng nakakaraming Pilipino. Ano siya? Good shot. Okay. Sa mga surveys, sino ang may pinakamataas na satisfaction and trust rating? Be? Palaging nangunguna, pinakamataas satisfaction and trust rating ni BP Sara, tinatalo niya ang Pangulo. And then yung DepEd, na kung saan siya yung secretary, nangunguna palagi, most trusted agency in government with the highest satisfaction rating. So, anong ibig sabihin nun? Sa mata ng tao, good siya. Maganda ang paningin nila kay BP Sara. Yung pinaka-latest na Okta Research Survey, itong first quarter of 2024, 84% satisfied sa DepEd. Only 2% dissatisfied. And then sa trust rating naman, 82% may trust. Nagtitiwala sa DepEd. Ibig sabihin, tiwala sila sa DepEd. Only 2% ang walang tiwala. Oh. So, yun. Good siya sa paningin ng mas nakakaraming Pilipino. Tinitingala nila. Maganda ang pagtingin nila kay BP Sara. Yun ang mas importante. Bad shot ka, bad shot siya sa First Lady, so be it, bad shot lang. Basta may BP tayo, mayroon tayong DepEd secretary na trabaho, trabaho lang. Okay? Trabaho. So, ito ngayon, na lalong lumalala ang bangayan sa dalawang kampo. So, okay. Sino ang nagsimula? Oh. Nung una, ang ganda ng samahan eh. Nung kampanya, parang unbreakable yung relasyon ng dalawa eh. Meaning si BBM at Inday Sara. Ngayon, nagkakaroon na ng lamak. Bakit? Sinong nagsimula? Eh, sa pagkakaalam ko, ang simula niyan eh, dahil sa ambisyon sa politika. Yung palaging sinasabi ni Fair Lady Maharlika na by 2028 ang plano ng Marcos Araneta family is Romualdez, Martin Romualdez ang magpresidente. At by 2034, Sandro Marcos naman. Yun ang pahayag o revelasyon ng mga puting ahas ni Maharlika. Kaya para maging presidente si Martin Romualdez, sinimulan na nila as early as last year. Nung dinimote ni Martin Romualdez si Congressman Arroyo as senior deputy speaker. Doon ang simula. Kaya nagalit si BP Sara, lumabas yung tambaluslos. Mula noon, wala na, bangayan na. Iniipit na si BP Sara sa confidential funds, ano pa, impeachment, ICC, iniipit si PRRD, tapos ito na, People's Initiative. Oh, bakit nag-rally ang maisog, hakbang ng maisog, bakit nag-rally sa Davao? Na doon na nagsimula yung atake ni PRRD, lantarang atake. Dahil sa kagagawan nila, administrasyong ito. Kaya sinimulan nyo, di,
Sabi nga ni PRRD, stop nyo lang yung People's Initiative Charter Change. Happy days will be back again. Kaya, I don't know kung may pag-asa pa bang ma-restore ang relationship ng Duterte and Marcos family. Ako, mas gusto ko sana na ma-restore. Balik sa dati ba? Kasi kung ganito lang bangayan ng bangayan, ang kawawa ang taong bayan. So sana matigil na itong bangayan na ito, but I don't know kung mayroon pa bang possibility na matigil.